Hello guys, welcome back to my channel. This is Eileen Precious. Nagbabalik ulit guys at ayan, maganda na nga ngayon ang episode ng Descendants of the Sun guys. Dahil sa nakaraan, ito nga si Captain Lucas ay assuming talaga, akala niya ay nagselos itong si Doc Maxine dun sa babaeng kausap niya dun sa coffee shop. At akala niya talaga ay nagselos talaga si Doc Maxine. So, ayun, muntik niyang halikan si Doc Maxine dun sa beach. Pero itong si Doc Maxine ay hindi talaga nagpadala sa kanyang emosyon doon kay Captain Lucas. Captain Lucas, ha, akala mo ha, madadala si Doc Maxine sa iyo ha. So, ayun nga guys, sinabi ni Doc Maxine na kung iibig daw siya ay gusto niya yung lagi niyang nakakasama. Ayaw niyang iiwan siya. So, ayun nga, masakit nga naman pag iiwan, di ba? So, ito naman si Captain Lucas ay hindi nga talaga daw siya makapagsabi na hindi niya iiwan si Doc Maxine dahil nga sa kanyang trabaho na isa siyang sundalo. Sabi ni Doc Maxine, sana nga daw ay naging accountant na lang daw talaga si Captain Lucas. So, ayun nga guys, in short, ay binasted ni Doc Maxine si Captain Lucas. Ayun nga, bigo si Captain Lucas. Ito naman si Captain Moira ay napakasungit kay Sergeant Diego dahil yun, pinahirapan nga niya na pabuhati ng mga mabibigat si Sergeant Diego. At ito naman si Sergeant Diego ay hinayaan lang na pahirapan siya ni Captain Moira dahil para daw mawala agad yung kanyang pag-ibig dun sa kay Sergeant Diego. Pwede ba yun? Hindi naman yata pwede yun. Tapos, ito namang si Captain Moira ay nagpaselos kay Doc Maxine. Pinalabas niya na may love triangle na nagaganap kina Sergeant Diego at saka ni Captain Lucas at saka sa kanya. So, ito namang si Doc Maxine ay halata talagang nagselos. Ayun. At sabi naman ni Captain Lucas kay Captain Moira na bakit niya ginawa yon. Ang gusto lang naman daw ni, sabi ni Captain Moira ay gusto niya daw na makita kung affected si Doc Maxine. So, ayun na nga, kitang-kita, affected nga itong si Doc Maxine. Doc Maxine, affected ka, kunwari ka lang ha. Samantala guys, ay dumating na itong anak ng prinsipe ng Bahrain, si Alif. At nagbigay siya ng tulong doon sa bayan ng Ordan. So ito na nga guys, nung pagdating ni Alif ay halata talagang parang may gusto siya kay Doc Maxine. At yung mukha naman ni Captain Lucas ay talaga namang ano, selos din. So ayun na nga. Itong si Alif guys ay napakabait dahil nagbigay nga ito ng tulong sa mga residente doon sa bayan ng Ordan. Sana all. May ganito talaga sa totoong buhay. Sa bagay guys, meron din namang nangyayari sa totoong buhay na yung mga medyo may kakayanan na tumulong na taga ibang lugar ay dumadating kung saan yung panganib doon. Sabi nga ni ni Captain Moira, kung saan yung panganib ay doon darating ang tulong. Ayan guys, bukas ay sabay-sabay nating aabangan ang susunod na episode na mangyayari dito sa Descendants of the Sun dahil bukas ay mangyayari na ang inkwentro ulit ng PRG at ng sa pagitan nitong PRG at ng grupo ng mga militar. At parang makukuha ito si Alif guys ng mga revolutionary group ng PRG sa pangungunan ni Rodel. Kaya yan guys, aabangan natin yan guys dahil makukuha nga ng grupong bandido itong si Alif. Kaya sa ngayon guys ay ito muna ang maishishare ko ngayon sa video ko na to. At kung bago ka sa aking channel, o ulitin ko po, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Thank you guys sa panonood and God bless po sa ating lahat. Always remember, spread the love!